Attitude ka girl, attitude ka girl. Na kayo. Ba't ka chung-chung ba? Kasi yun ang tawag namin kay Oli. Ayang bot. Chung-chung. Anyway, for today's vlog, iba-vlog lang namin yung 5 months update kay Oli. Opo, 5 months na si Oli. Oli! Palapakan. Thank you. Before anything else. Gusto niyo pala ng donut na chung-chung. Mm-hmm. Jacob's Bread Donuts. Sarap. Lami kaayo. Mura lang. 295 lang siya. 1,000 na. Kaya sa mga taga General Santos dyan, biling na kayo ng Jacob's Bread Nuts. Located sa Sarojas Avenue sa may... Ano pa nung wow! Bigay? Ginayaran ka ba niya bigay? Sana. Bye bye! Lami kaayo ng donut. So, let's start sa 5 months update kay Oli, Daddy Josh. Tinatawag siya ng kalikasan. Ayan, si Oli is marunong na siya mag roll over patalikod paharap na master niya na. Tapos, nalilibot niya na yung buong kama. As in, super buong kama, malikot sa ura. Kaya yung kama namin nakababa na. Tapos, si Oli, nakakaupo siya pero kailangan pa rin niya ng support. You know, 5 months pa lang ni Oli, support-support pa rin siya, lalo na sa likod. Kasi hindi pa naman ganun katiba yung mga bones ng baby, lalo na yung spinal cord. Kalikod. Tapos, and then, grabe makadrool si Oli, grabe pa rin. Hindi ko alam kung ito teasing. Hello! Oh, hello! Tapos, ano pa ba? Ayun, yung sigaw niya, grabe, malakas na, mag-squeal, mag-scream. Grabe makasigaw, as in. Tapos, gusto niya yung lagi siyang kinakausap, yun. Tapos, tinampan niya sa mukha, sa mata. Tapos, si Oli, hindi ko alam bakit, umiiyak siya. Lalo na pag tulog siya, tapos nagising na wala ako sa tabi niya. Aray ko. Naiyak siya, as in, kahit daddy niyang magkarga sa kanya, iyak siya na malakas, na parang, alam mo yung sinaktan, ganun. Tapos, sobrang likot na ni Oli. Ganyan ito, oh, sobrang likot. Oh. Babe, na babe. Oh. Tapos, ano pa ba? Gusto niya lagi siyang nilalaro, ganyan. Tapos, gusto niya yung hinahag-hag siya, karga-karga. Ganun. Pag bored na siya, gusto niya magpakarga. Ito, wan ko ba? Gusto niya mag... Oh. Stand up. Stand up. Tapos, oh. Chut. Commercial break. Chut. Chut. Okay na. Ito pa. Parang gusto niya na kumain. Kasi pag kumakain kami ni Daddy Josh, lagi siya nakatingin. Tapos, pag umuwi kami, parang umuwi na rin siya. Kasi ka, Teori na. Ano pa ba, Daddy? Gusto niya na maglakad. Kinuha na ni Josh si Oli. Tapos, ayun, nag-ano siya. Ano ba yan? Tinatawag na blowing raspberries. Hilig siya mag... Basta yung bubbles na nilalabas sa mouth niya, tapos yung mga saliva, ganun. Nalabas ito sa form ng bubbles, tapos naririnig ko sa kanya minsan yung ganun-ganun mga vowels. Tapos, nagsasalita na niya ng mga, kung kahit ano-ano na lang, yung mga bub. Tapos ito pa, mahilig na siyang ano, kumuha ng mga gamit, lalo na, for example, hawak ko ang cellphone. Gusto niya abutin, ganun, mahilig din siyang mag, ano, mga, mag, sabi sa'yo pa, mga gawa ba ng gamit. Mag-abot ng gamit, gusto niya, kinukuha niya. Tsaka pala, hindi namin alam yung weight at tsaka height ni Oli ngayon. Kasi nga, diba, sa situation natin ngayon, wala mo nang puntang health center. Di mo na kami nakapunta ng health center para magpa,
last vaccine sana ng ano ni Oli, ano ba yung penta at saka nung booster ng sa polio ganun. So, sa lahat ng tao, ingat na lang. And then si Oli mahilig ng umuya ng kanyang hands tapos toes niya. Pinapasok niya sa loob ng mouth niya. Tapos nga pala, yung hair ni Oli naglagas. Pero ngayon, bumabalik naman yung tubo ng hair niya. Ewan, basta nung ano niya, yung before siya mag 5 months, grabe yung paglalagas ng hair niya as in. Dati kasi yung pinanganak ko si Oli, may buhok pa siya sa harapan. Harap, gilid-gilid. Ngayon, nung naglagas siya, nung wala pa siya nag 5 months, dito, halos wala na siyang hair, tapos dito hindi na nagpantay. Pero ngayon, tumutubo naman na siya. Pero sa according sa nabasa ko, normal naman daw yung ganun, yung nag-hair fall, ba tawag dyan yung mga baby. Tapos si Oli ngayon, attitude na masyado. Attitude ka girl, attitude ka girl. Attitude ka girl. Attitude baby na siya. Kung sa Bisaya pa sa amin pa is maoy ba. Ano mo yung biglang iiyak, gusto niya yung, makuha niya yung gusto niya agad ba ganun. Baby talaga siguro. Gano'n, nag-change talaga siguro ang mood ng baby. Kasi dati, as in, kabait niya, nakahiga lang siya, ganyan tulog. Ngayon, ay, nag-wild na siya, gano'n. Nga pala, kung nakikita niyo sa video, yung kamay ko, may mga dark spots, ayan o. Yan yung iniwan ng papra siya akin. Sa paa, lalo na sa paa, marami, ayan o. Yung paprash. Yan, yung scars. Yung kati-kati. Tapos si Oli, every morning, pag nagigising siya, super early talaga, as in 5:30, pinakamatagal niya nagigising siguro yung 5:30. Gusto niya, pagising niya, tinitingnan niya yung window, alam niya yung parang medyo may sikat na ng araw, kasi alam niya na nalalabas sila ng papa niya. Ganun. Tapos, pag yung sleep pa yung papa niya, iyak-iyak siya kunwari para kargahin siya. Dramatista na baby. Masaya siya pag ano, nilalabas siya ng daddy niya sa labas ng bahay namin. I mean, sa harap ng bahay. Ano. Yung sleeping pattern ni Oli, I mean, schedule ng tulog ni Oli, same pa rin naman. Pero yung mga naps niya, ano, hindi na masyado ganun katagal. Siguro minsan, ano na lang, 30 minutes, minsan. Aswerte na lang sa akin yung 1 hour niya na nap. Tapos gigising siya ulit. Tapos sa gabi naman, minsan nakakatulog na siya ngayon ng 7. Kasi usually 8 talaga natutulog si Oli. Minsan nakatulog siya ng 7 p.m. Ganyan. Tapos, dede pa siya sa akin. Breastfeeding pa rin kami. Pero, ewan ba? Hindi na siya gano'ng kalakas talaga magdede sa akin. Magdede lang siya siguro yung gutom na siya na gutom. Pero, hindi na matagal. Hindi na gano'ng katagal gaya nung, ano, nung mga ilang months pa lang siya. Gusto kong i-try i-bottle feed si Oli ha, pero nasasayangan ako sa breast milk ko. Siguro i-bottle feed ko na lang siya kung ayaw niya na talaga mag ano, mag-latch sa akin or kung wala nang milk sa akin. Yun lang ang problema ko kung paano ko siya i-start i-bottle feed since ayaw niya talaga ng bottle. Ay, Oli, sana mag-bottle ka na. Tapos isa pa sa napansin ko kay Oli, pag natutulog siya, alam mo, gigising siya saglit mga ilang seconds. I-check niya ako kung nasa tabi ko siya. Tapos, tutulog naman siya ulit. Mga minsan, 3 times siya ginagawa, tapos tulog. I-check niya ako kung nasa tabi ako niya. Yan, mommy, check. Hi! Ayan na naman sila. Hi, Oli! Ba't naglaway ka na naman dyan? Galing silang sa labas. Nga pala, every hapon, nilalabas siya ni daddy niya dyan. Kasi yun, morning and afternoon, nilalabas siya si baby sa labas na bahay, ha? Anyway, by the way, yun lang yung naalala ko so far sa mga milestone yun. At saka nga pala, si Oli parang gusto niya ng upo. Yung upo na sarili niya kasi yung pet niya, yun, tataas-taas niya. Tapos, itukod niya yung sarili niya. Nung knee niya sa, ano, sa bed. Tapos, hanggang nalilibot niya na yung bed. So, yun lang guys. Yung update kay Oli. Oli, say bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. Hirap. Bye-bye. Say bye-bye. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. The Diana's Diary. Bye. God. Okay. Hi, Mom! Hi, Mom!
natin.